Paligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Ang pelikula natin na iyon ay karugtong ng isa nating recap. Kaya kung hindi mo pa napapanood iyon ay nasa description ang link nito. Ito ay pinamagatang Jumanji, Welcome to the Jungle na naipalabas noong taong 2017. Kaya sit back, relax and enjoy labyo. Nagsimula ang kwento sa taong 1996 nang may isang lalaki ang nakakita sa board game na nakalubog sa buhanginan sa dalampasigan ng Brantford, New Hampshire. Kinuha niya ito at inuwi para ibigay sa kanyang anak na si Alex. Pero hindi nagustuhan ni Alex ang board game kaya itinabi niya lang ito. Kinagabihan ay biglang nag-transform ang board game at naging isang video game. Napansin naman ni Alex iyon at sinubukang laruin ito. Maya-maya ay ipinakita na umilo nang napalakas ang kwarto niya. Matapos niyang pumili ng character at hinigop na nga siya papasok sa loob ng video game. Makalipas ang 21 years ay pinakita nga ang apat na high school students na nasa loob ng guidance office. Sila ay sina Spencer, Fridge, Bethany at Martha. Doon nga ay pinarusahan sila na linisin ang basement ng school dahil sa mga nagawa nila. Habang naglilinis ay nakakita si Fridge ng isang video game at iyon ay ang Jumanji. Sinubukan nila kung gumagana ito at naisip ang maglaro muna saglit. Pagkatapos nilang mamili ng mga characters ay bigla na lang silang hinigop papasok doon. Maya-maya ay pinakita na nga na napunta sila kagubatan at naulipat ang katauhan nila sa mga characters na napili nila. Si Spencer ay naging isang archaeologist na si Dr. Bravestone. Si Fridge naman ay naging isang zoologist na si Franklin Finbar. Si Bethany naman ay naging cartographer na si Professor Sheldon. At si Martha naman ay naging martial arts expert na si Ruby Roundhouse. Napansin ng apat na may tatlong guhit sa mga kamay nila, at agad naman nilang naisip na iyon ay ang buhay nila sa loob ng game. Maya-maya ay may isang hipo na lumamo ng buo kay Bethany at ikinamatay niya ito, nag-respond siya at nakita na nabawasan ang kanyang buhay. Matapos nun ay nagtakbuhan ng apat at nakasalubong nila ang isang NPC at pinasakay sila nito. Siya ay si Nigel, doon nga ay kwinento niya ang nangyayari sa Jumanji at sinabing ninakaw ni Van Pelt ang isang crystal dahilan para magkaroon ng sumpa sa Jumanji. Sinabi din ito na ninakaw niya ang crystal kay Van Pelt para maibigay kay Dr. Bravestone ito at maibalik nito sa dapat nitong kalagyan upang bumalik na sa dati ang lahat. Pagkababa ng apat ay binigyan sila ni Nigel ng isang mapa, pero ang mapang iyon ay may naputol na parte. Maya-maya ay nalaman na nila ang mga kakayahan ng mga characters nila sa laro. Ang strengths ni Spencer ay fearless climbing, speed, boomerang at smoldering intensity, wala siyang kahit anong weakness. Samantalang si Martha naman ay weakness sa venom at may strengths na karate, tai chi, aikido at dance fighting. Si Bethany ay may strengths naman na cartography, archaeology at paleontology, ang kanyang weakness ay endurance. At si Fridge naman ay may strength na zoology at weapons valet at may weakness sa cake, speed at strength. Matapos nun ay may biglang naglabasan na mga kalaban at nakamotor ang mga ito at pilit silang hinahabol. Doon nga ay nasubukan ni Spencer ang isa sa kanyang strength na bumirang para makalaban sa kalaban. Patuloy lang sila sa pagtakas hanggang sa mapilitan silang tumalon sa isang bangin para makatakas. Nang makaahon sila ay napansin ni Martha na natamon siya ng baril at maya-maya ay namatay ito at nag-respawn. Pumunta na nga ang apat sa dapat nilang puntahan. Pero bago pa sila makarating ay nagkaroon ng alitan si Spencer at Fridge dahilan para matulak. Si Spencer sa isang bangin at mamatay ito. Pero nagkaayos din naman ang dalawa at nakarating na sila sa isang palengke. Doon ay kumain si Fridge ng isang tinapay, pero nang malaman nila na ang tinapay na iyon ay isa palang cake. Bigla na lang sumabog si Fridge at nag-respawn. Pagkatapos ay may isang batang NPC ang lumapit sa kanila at dinala sila sa isang lugar. Sinabi ng bata na kailangan nilang magtiwala sa isa't isa at huwag kukurap. Sa lugar na iyon ay may nakita silang isang basket at nang sinubukan ni Spencer na buksan ito ay nakita nila ang isang black mamba. Naisip nila na baka kailangan nilang titigan ang ahas para makuha ang nawawalang parte ng mapa. Doon nga ay sinubukan ni Bethany na makipagtitigan sa ahas pero di tumalab ito. Pagtapos nun ay sumugod ang ahas kay Martha, buti na lang ay napigilan ito ni Spencer. At ginamit naman ni Fridge ang isa sa kanyang strength na zoology para matanggalan ng pangil ang ahas. Matapos nun ay nakuha nila sa basket ang isang elephant figure at isang papel na may nakasulat na, "When you see me begin the climb." Matapos nun ay sinubukan nilang alamin ang ibig sabihin ng nakasulat pero maya-maya ay hinabol na muli sila ng mga lalaki na nanghahabol sa kanila kanina. Rilabanan ni Spencer ang iba sa kanila pero di kalaunan ay naisip na lang nilang tumakas. Pero habang tumatakas sila ay nakasalubong nila si Van Pelt at tinutukan sila ng baril. Doon nga ay biglang may isang smoke grenade ang sumabog at maya-maya ay niligtas ng isang lalaki ang apat. Dinala niya ito sa isang tunnel para makapunta ulit sa kagubatan. Sinama niya ito sa kanyang tinutuluyan at nagpakilala na siya si Alex.
Doon nga ay sinabi din niya na isa sa kanyang mga strength ay ang paggawa ng margarita at ang pagiging piloto. At ang weakness naman niya ay ang kagat ng lamok. Sinabi din niya na isa na lang ang natitira sa kanyang buhay. At doon din ay nasabi niya na pagkarating niya doon ay naroon na ang kanyang tinutuluyan ngayon at ang taong nagngangalang Alan Parrish ang may gumawa noon. Si Alan Parrish ay batang lalaki na hinigop ng board game noong taong 1969. Sa kabilang banda ay napagpasyahan na nilang magsama-sama at pumunta na sa susunod na lugar. Pumunta sila sa isang warehouse at doon ay sinabi ni Alex na kailangan nilang nakawin ng isang helicopter para makapunta sa sunod nilang destinasyon. Habang nag-uusap-usap sila ay napag-alaman nila na si Alex ay ang batang lalaki na nawala sa kanilang lugar 21 years ago. Nagulat naman si Alex dahil sa pakiramdam niya ay nasa isang buwan pa lang siyang naglalaro. Maya-maya ay napagpasyahan na nila na si Martha na lang ang magdi-distract sa mga kalaban gamit ang kanyang strength na dance fighting at nagawa naman niya ito. Doon nga ay nagawa nilang manako ang isang helicopter at pinalipad naman ito ni Alex dahil sa isa siyang piloto. Habang papatakas sila ay nalaglag sa bag ni Fridge ang kristal, kaya binalikan nila ito. Nakita nila na pinapalibutan ito ng mga rhino at binabantayan. Napansin ni Spencer na may dalawa pang buhay si Fridge kaya tinulak niya ito para maging decoy. Hinabol naman si Fridge ng mga rhino kaya nagawa nilang mabawi ang kristal. Pero sa kasamaang palad ay nabawasan ng isang buhay si Fridge. Pagkababa nila ay bigla na lang kinagat ng lamok sa leeg si Alex dahilan para unti-unti itong mamatay dahil ito ang kanyang kahinaan. Pero naisipan ni Bethany na iligtas si Alex sa pamamagitan ng pag-CPR at gumana naman ito. Nailipat ni Bethany ang isa niyang buhay kay Alex at labis namang nagpasalamat si Alex sa kanya. Sa kabilang banda ay nagtapat naman si Spencer kay Martha na may gusto siya sa kanya. Sinabi naman ni Martha na may gusto din ito kay Spencer at doon nga ay naging sila. Di katagalan ay tinawag sila ni Fridge dahil nakita na nila ang statwa na hugis jaguar. Pagkarating nila doon ay naalala nila ang nakasulat sa papel na "When you see me begin the climb." Nakita nila ang isang statwa doon kaya naisip nila na kailangan nilang umakyat. Naunang umakyat si Spencer pero pagkarating nito sa taas ay nagulat ito sa isang squirrel dahilan para malaglag siya. Pagkalaglag niya ay may mga jaguar na naglapitan at nilapa siya ng mga ito. Pagka-respawn ni Spencer ay napansin nila na nakahabol na sa kanila ang mga tauhan ni Van Pelt kaya naisipan nilang maghiwa-hiwalay. Pero sa kasamaang palad ay nahuli ni Van Pelt si Bethany at ginawa itong hostage para mabawi niya ang kristal. Pero buti na lang ay biglang dumating si Fridge sakay sa isang elepante. Dahilan para ma-distract si Van Pelt at makatakas si Bethany. Pero inatake ng mga jaguar ang elepante kaya di sinasadyang matapon ni Fridge ang kristal. Naisip nila Martha at Spencer na kailangan na nilang tapusin ang laro. Nagpresente siya na siya na ang kukuha sa kristal at mauna na si Spencer sa tuktok ng statwa. Pinakita nga na habang nakasakay si Spencer sa motor ay pilit nitong inaakyat ang tuktok ng statwa samantalang si Martha naman ay nakita ang kristal na pinalilibutan ng napakaraming ahas. Dahan-dahan niyang pinuntahan ang kristal at nang makuha niya ito ay pinilit siya ni Van Pelt na ibigay sa kanya yon. At napansin na nga ni Martha na malapit nang makarating si Spencer sa tuktok kaya napagpasyahan niya na isakripisyo na lang ang isa niyang buhay. Tinuklo siya ng ahas at namatay. Pagka-respawn niya ay habang pabagsak siya ay inabot niya kay Spencer ang kristal. Nakuha naman ito ni Spencer at ibinalik sa dati nitong pinaglalagyan. At matapos noon ay sumigaw silang lahat ng Jumanji. Pagkatapos noon ay bumalik na sa dati ang lugar at nawala na ang sumpa. Maya-maya ay dumating na si Nigel. Nagpasalamat ito sa pagligtas sa Jumanji at doon ay kinamayan niya isa-isa silang lima at bumalik na sila sa totoong mundo. Nang makabalik na sila ay nagtaka si Bethany dahil sa hindi nila kasama si Alex. Nang papauwi na ang apat ay nadaanan nila ang bahay nila Alex at doon ay nalaman nila na nagbago ang timeline dahil sa hindi na nawala si Alex noong 1996. Maya-maya ay nakita nila si Alex at nilapitan niya ang apat. Naikwento niya na pinangalanan niyang Bethany ang isa niyang anak dahil sa tumatanaw siya ng utang na loob kay Bethany sa ginawa nito na pagligtas sa buhay niya. Sumunod na araw ay pinakita na habang papasok sila sa eskwelahan ay nagkita-kita ang apat at naging matalik na magkakaibigan. Samantalang sila Spencer at Martha ay nagkatuluyan na nga. Sa sunod na eksena ay pinakita nga na sinira na nila ang video game na Jumanji. Maraming salamat sa panunood.